Wishing everyone a joyful Sunday. Welcome to Dr. Zon TV. I'm your host, Dr. Sarah Barba Cabodil. A day brimming with valuable health insights to guide you in different aspects. At syempre ngayong araw, nais naming maghatid sa inyo ng mga tips na maaaring makatulong sa ating mga baga. Naku, gusto niyo bang malaman ng mga healthy foods na maaaring makatulong para pumapanatiling healthy ang ating lungs? Para po sa detalye, panoorin natin ito. Magandang umaga mga kasambahay. Kayo ba ay residing dito sa Metro Manila? For sure, ramdam nyo din ang air pollution. Na hindi talaga maiiwasan, di ba? So, kaya naman, mahalaga na mapanatili nating healthy itong lungs na to. May mga pagkain na importante na alam natin kung ano magagawa. Okay? So, una, ito ay dapat anti-inflammatory. Dapat antioxidant. Dapat antibacterial. Dapat makaka-boost ng immune system. Remember, yan yung mga pagkain, ha? So, the best foods for healthy lungs ay salmon, oysters, pwede rin. Clams, pwede ba yun? Pwede. Anchovies, pwede din. Flaxseed, chia seeds, sama natin yan. Ang tanong, bakit ito, Doc? Bakit mga ganyan? Kung gusto ninyong healthy ang lungs, anong meron doon sa mga pagkain na yun tulad ng salmon? Omega-3, yes. So, omega-3 is good fats. Polyunsaturated fatty fats yan, fatty acid. So, healthy ba yun? Of course. Kasi, anti-inflammatory po yun. Okay? So, ito pa. Yun daw, kalabasa. Katulong ba yun? Siyempre naman, mataas kasi yung carotenoid yan. Carrots, mataas din yung carotenoid. Anong klaseng carotenoid? Beta-carotene. Di ba? Antioxidant, anti-inflammatory. Prutas. Para sa baga, meron ba? Meron. Mansanas, oranges, grapefruit, avocado, yan! Blueberries, bayabas, at cocoa. Bakit? Anong meron sa cocoa? May polyphenols po yun. Flavanols po siya. So, what can it do to your lungs? Of course, vasodilatation, it can make you breathe better, di ba? Ay, yung avocado, Tita Doc, ano ba yun? Okay, yan ay omega-3. Right? So remember, polyunsaturated fatty fat yan at malaki ang tulong yan sa ating baga. At syempre, huwag niyong kalimutan yung yogurt. Why? What's in the yogurt? Probiotics po yan. Okay? And hindi lang yan, no? May sinasabi na pag probiotics ba nakakatulong sa ating katawan yan? Pati yung lung system natin, can it help? Of course, okay? So ito na, remember. Kung meron mga pagkain na nakakatulong para sa ating baga, meron din mga pagkain na harmful to our lungs. Okay? Eto na. Processed food. Food with preservatives. Ha? Kung araw-araw magkinakain yan, tusino ko ng tusino, longganisa ka araw-araw, problema po yan. Promise. Okay? White rice. Too much of that is not good. White bread, hindi rin. Soft drinks. Thumbs down. Okay? Fast food. Well, pwede siguro minsan-minsan, wag lang everyday. And yung mga pagkain na mataas sa asukal, sa alat, sodium, and sobrang, you know, milk, really good pag everyday, no? Mas lalo na kung may edad ka na, okay? Kung low-fat milk yung okay. Eh, yung mga may cheese, yeah, not everyday. Itlog, pwede naman din, wag lang sobrang dami, okay? Now, remember, pag minintain natin na maganda ang health ng baga natin, it is important for overall health and well-being, okay? So, be sure to make it a priority. Sana ay marami kayong natutunan sa episode natin today. And for more natural tips, please follow me on my social accounts, okay? So, Maria Lourdes Marquez and Doc Lulu Marquez po. Alright? Because natural is beautiful. Not only here, dito lang, at naturally yours. Thank you so much. Ayan, mga kasambahay, naku, sa masustansyang pagkain ay may masaya at malusog na pamumuhay. Naku, dahil ang maagang pag-iingat ay susi para iwasan ang mga komplikasyon. Naku, but before we delve into our main topic, we'd like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv. And like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/doctorsontv.
at UNTV News and Rescue. And you can actually send us questions and comments po ha sa mga pages na yan. Ako kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Ang pneumonia po ay isang uri ng acute respiratory infection na dulot ng mga virus o kaya bacteria. At para po sa paunang detalye, kung gaano nga ba karaming tao ang may pneumonia, let's watch this. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na may mataas na bilang ng mga bata at sanggol na namamatay dahil sa sakit na pneumonia, na ang pangunahing apektado ay ang lungs o baga. Ayon sa datos na naitala ng Philippines Field Health Services Information System o FHSIS, umabot na ng mahigit sa 31,000 mga bata na nasa edad 5 taong gulang ang namatay dahil sa pneumonia noong 2021. At nasa mahigit 60,000 ang infected naman ng sakit na pneumonia noong taong 2022. At para po sa karagdagang detalye tungkol sa pneumonia, today we're honored to have an esteemed guest who will share her expertise providing insights into the prevention, diagnosis, and management of pneumonia, a respiratory issue that demands our attention. Let us welcome Dr. Mary Andy De Las Reyes, a pulmonary medicine specialist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Andy, and welcome to Doctors on TV. Hi, good morning, Dr. Sarah, and good morning at magandang umaga sa mga kasangbahay. Yeah, thank you, Doc. Naku, buti na lang napaunlakan nyo kami dahil di ba ang dami nagkakanyumonya lalo na lately, di ba, from galing ng flu, tapos yan nagtutuloy pag hindi na manage, no? So, and syempre, Doc, para mas maintindihan ng ating mga viewers, naku, pa-explain ko nga sa inyo, pag sinabing pneumonia, ano nga ho ba ito? Ang pneumonia ay infection ng baga. Usually, kinokos siya ng mga bacteria, fungal, and viral. So, doon, magsisimula na namamaga yung baga, pupunta yan sa mga air sacs nila. Kaya doon magsa-start na magkakaroon ng pamamaga at infection. I see. Pero, okay, so you mentioned, di ba, iba po yung mga etiologies. It can be of bacterial or viral or even of fungal etiology. Pero among dun sa tatlo, sino yung pinaka-common, Doc? Usually, bacterial. Pero yung ibang mga viral infection, nagkaka-lead sa bacterial. Pag yun na yung parang nagkaroon na ng secondary bacterial infection. Okay. And, so yun na rin ba yung types of pneumonia, Doc? Oo. Pero yung iba din, pwede rin i-classify kung saan mo makukuha. May community, hospital, and ventilator-associated pneumonia. Pero siguro mas mag-concentrate na lang tayo sa community-acquired pneumonia. Kasi yun naman yung common. Okay. And Doc, usually, pag dumating sa inyo yung pasyente, kalimitan, ano po yung mga manifestations? Ano yung mga senyales? Or alam mo yung mga sintomas po na kinocomplain? Okay, usually, yung mga pasyenteng may pneumonia, usually muna magko-complain ng ubo, tapos lagnat, hirap huminga, and then kuminsan pag umubo, masakit yung dibdib and shortness of breath. I see. And doktora, meron bang itong mas mataas, mas common ba to sa bata or sa matanda? Ano po yung age predilection nito? Yung pneumonia is usually nakukuha ng mga adult or elderly more than 65 years old or mas yung mga very young, mga less than 2 years old. At nung may mga sakit like mga comorbids, mga diabetes, nagsusmoke, or usually ng mga alcoholic. I see. So ito ba, doktora, yung sa minention nyo po ng mga age groups, saka yung sa another risk factor, which is yung may mga comorbidities. Yeah, comorbidities. Ito ba yung mga bagsak yung immune system, Doc? Not necessarily. Hindi lang nakokontrol yung mga comorbids na mga hype. Pero yung mga may mga sakit like mga immunocompromised, like mga HIV, prone din sila sa magkakaroon ng pneumonia. So mas sila yung of high affect, risk? High risk. Okay. And kanina, di ba na-mention natin yung bacterial or viral pneumonia. So nag-iba pa ba yung manifestations? Usually, same lang yung manifestation. Except, pag viral pneumonia, usually yung mga flu symptoms yan, mga parang may trangkaso, masakit yung katawan. Tapos, chills, dry cough. Unlike pag mga bacterial pneumonia, dun na yung nagiging yellow yung phlegm. Tapos, mataas na yung fever. Mayroon ng pag umubo, masakit na pleuritic chest pain. Pero ang mga viral,
More on body manifestations na. I see. Okay. Pero, Doktora, napansin kasi natin, di ba, madami nagkaka-flu pagka ganito, malamig ang panahon. Yeah. So, does it mean na pagka nagka-flu, parang diretso, pwede mag-pneumonia, pwede hindi naman nagre-resolve? Since usually, pag kasi flu po, di ba, viral etiology yan? Not necessarily naman. Usually, at saka, hindi ibig sabihin na malamig, magkaka-pneumonia yeah. na. Usually naman, dun lang nagkataon yung tinatawag na flu season sa mga mm-hmm. malamig na panahon. Pero not necessarily pag cold weather, magkaka-pneumonia na talaga. Oho. And usually, yung mga nagkakadrang kaso, hindi naman diretso nagkaka-pneumonia. May mga gumagaling naman agad sa viral infection lang. But how would one know na yung kanyang flu o yung trangkaso niya, tapos biglang, eh ito na, nag-lead na pala, okay, to pneumonia, instead na mag-resolve siya. Kasi di ba yung iba, para, lalo na sa mga kabataan, okay, so absent, usually mga dalawa, tatlong araw, yung iba nakakapasok naman kagad, kahit pa tumaas ng sobra talaga yung fever. Sabihin kasi di ba ang fever equates with the height of infection. Okay, now yung iba, makikita mo parang isang linggo nang wala. So, ito yung parang malalaman nagka-pneumonia. So, I mean, how would one know na nag-advance na pala to pneumonia? Usually, we get really a good history and physical examination. And then, i-adjunct natin, tulong natin na magpaano na. Example, lumalala na talaga yung ubo or tuloy-tuloy pa rin yung lagnat. Mas magandang ipa-x-ray na natin. Doon natin makikita na may pneumonia. At saka pag pinakinggan mo yung baga, may mga crackles ka nang maririnig. Doktora, crackles, ito ba yung sinasabi yung pag may kawali? Or sa kawali, maglagay ka ng asin pag mainit, ganyan, yeah, di ba? Yung gaganon mo, yung may mga, pag yung sa buhok, yung igaganon mo, yun yung may mga rals. Rals, oo, yun. Yun ang kalimitang maririnig. Kumpara dun sa mga may hika na parang, wheezing naman yun. Okay, so ayan, at least, no, may dagdag tayo ng mga knowledge from kay Doc Andy, mga kasambahay, okay. So sige, ang pneumonia, nakakatakot ba siya? Yung pneumonia naman, most people naman is get treated with pneumonia. Nawawala naman yan ng kusa. Unless, yun nga, pag nag-lead na sa komplikasyon, na kung minsan nagkakaroon na ng serious na complication, like malalagay na siya sa tube, respiratory failure, mga ganyan, or nagkakalang abscess. Kaya, dapat talagang maagapan ang pagka-example, may nagpa-check up na agad. Pag yung tuloy-tuloy na lagnat, kailang magpatingin na kayo sa doktor para mabigyan ng karampatang antibiotic. Kasi usually antibiotic, pag bacterial na, kailang agad mabigyan na siya ng antibiotic. I see. Sino, doktora, yung ano? Kasi parang kahit sino naman, baka nagka-pneumonia in, at least parang a single event in his or her life. Pero, sino yung pag tinamaan ng pneumonia? Nako, takot tayo kasi seryoso to pag ito ang tinamaan. Yeah, usually yun nga yung mga matatandang hindi na-controlled yung mga, like may heart failure, or may mga mga COPD, emphysema, yung mga smoker, yun yung most likely na talagang kailangan pag medyo inubo na ng matagal, kailangan na magpatingin to make sure na wala nang magkakaroon ng complications sa pneumonia. I see, oo nga. Actually, especially ako, if I may share, nung nabubuhay yung aking parents, particularly my father who had COPD, tapos COPD. Matanda na. Especially nung parang mga late 70s na niya noon, nagkaroon siya ng pneumonia. Kakadating ko lang from abroad yata yon. And then, pangit ng itsura niya. When you say pangit sa atin, clinically, delikado. No? Alam mo, Dok, hindi ko talaga, dasal ako ng dasal ko, Lord, pwede ba hindi ko siya dalhin sa ospital? Kasi natatakot ako na may pneumonia na, nabagsak ang immune system. Pag nilagay ko sa ospital, baka lalo pang makakuha ng another type ng mas matinding strains. So, ko, Lord, please guide me. So, yun po, minanage ko sa bahay. But of course, kasi siguro naman given na tatlong doktor kami kasi sa bahay po. Talagang ang tagal bago naka-ano. Tapos dinala ko dito sa Makati Medical Center. Sabi ni doktora, yung pulmonologist din, sabi niya, naku, ang lakas ng loob niyo. Sabi niya, sa bagay, pag talagang may edad, naku, kaya po pagka konting ubo po, pag sinisipon yung matatanda natin, naku, dapat tumapat-check up po kaagad. Kasi baka kailangan ng IV antibiotics. IV antibiotics. Mamaya mahirap habulin, yes, di ba? Yun, ako. Kaya, ako, give extra love po sa ating mga seniors, no? O kaya yung iba pong may mga, comorbidities. Ayan, pagbagsak po yung mga immune system. Okay, eto, doktora. Kasi, di ba, parang pare-pareho ang presentation, pulmonary, common symptoms. Yeah, ang symptoms. Okay, so,
How would you differentiate yung pagka-flu o kaya, well, sama na natin si COVID-19. Okay. Kasi diba, parang ito, kakatapos lang din natin yung kasagsagan ng pandemic. And then, kapag yung may pneumococcal disease po, to pneumonia. Ah, okay. Pag yung, halos kasi initially yung presentation nila pare-pareho eh. May ubo, diba, or lagnat. Tapos yung iba, nag-chills. Pero usually, pag flu lang, medyo masakit lang yung katawan. Tapos, usually, yung ubo niya, ano lang, dry cough. Mm-hmm. Pag pneumonia na bacterial na, as in, nag-fever, tapos yun nga, may yellowish na sputum. More on, may mga systemic na ano, na madali na siyang mahingal, mapagod. At saka yung pag-COVID naman, usually naman, yung COVID, hindi agad-agad nagka-pneumonia. Usually, parang pareho sila ng flu. Mm-hmm. Pero usually, yung COVID, kailangan mo lang i-test talaga. Kasi, di ba? Doon mo ma-identify kung talagang positive sa COVID-19. Tsaka sa flu, meron na rin silang parang flu na antigen test, yung influenza A and B na antigen test. I see. How about sa pneumococcal? Kasi naririnig natin yan na parang, naku, wala pa akong pneumococcal vaccine. Kailangan nagpa-flu vaccine din ako. So, yes. Yung kalimitan natin. Kamus, ano yun? Yung kailangan natin i-advise sa mga, especially pag 65 years old and above, isa-suggest mo na talaga na magka-pneumonia vaccine. Tapos pag mga 19 to 64, kuminsan, lalo na pag asthmatic, pwede mo na rin siyang bigyan ng pneumonia vaccine. And then, advice mo ang mga patient mo na magpa-flu vaccine din. Kasi, di ba, kuminsan yung mga pag nagkakaroon ng trangkaso, pwede na rin silang mag-lead sa pneumonia kuminsan. Yeah, so doktora, ito nabuksan na rin natin yung pagbabakuna, no? Pwede ba natin silang i-remind ganong kadalas, gano'ng bang tinatagal ng isang bakuna at anong bakuna po? Usually, ang flu vaccine is every year dapat. Dapat before June or before the flu season or kuminsan, example, kahit na June ka na nagpabigay, as soon as possible na lumabas yung next nung year na yon yung bakuna, magpa-inject na. Tapos ang pneumonia vaccine, dalawa kasing klase eh. Yung pang-conjugated, which is for once lang yun, for lifetime na yun. Mm. And then yung polysaccharide, parang every 5 years, yung booster, hindi naman kailangan every year na ano. Okay, so basically talagang ano, pag iniisip mo, yung iba kasi syempre hindi nila maisingit sa budget eh, ang bakuna. Pero like flu, hindi naman siya ganun kamahal. Kasi pag iniisip mo, actually iniisip ko na lang, kasi syempre kailangan din natin maintindihan na kanya-kanya kasi ang estado ng buhay. Syempre, minsan ang hirap eh na maisingit mo ang ganitong bagay. Pero pag iniisip mo, naku, mas malaking danyos kapag nagkasakit. Tapos pag walang bakuna, mas matindi ang kapit. No? Pero may mga health center naman pong nag-o-offer ng mga free na vaccine. Ah, the nearest na health facilities, yung mga health government health center, kung minsan nagbibigay sila ng libreng bakuna. Ayan, okay, we should commend DOH for that. Ayan, ano, so mga kasangbahay, naku, wala tayong dahilan para hindi po makapagpabakuna. Kasi lahat naman tayo sa kanya-kanyang barangay, may mga health center po. So, hanapin lang ho natin. At magtanong. Huwag po tayong mahiya. Kasi, syempre yan naman ho ay funded ng ating gobyerno, no? And we have to be thankful for that. Kasi, yan, binibigay na sa atin ang tulong, no? Inahatid nila. Okay, so, now, but of course, ito kasi minsan hindi rin naiintindihan ng ibang mga, ang mga individuals, no, na bakit yun? May bakuna ako, ba't ako nagkasakit? Doktora, can you elaborate? Bakit pwede magkakasakit ka pa rin? Anong difference pag vaccinated and not? Okay. Pag vaccinated, it doesn't mean naman na pag nabigyan ka ng bakuna, hindi ka na talaga magkakaroon. Kasi it depends on the kung ano yung strains na nailagay doon. Eh, kung minsan sa dami ng strain, eh, di ba sa pneumonia, 23 lang doon. Mm-hmm. And at least, nakocover niya yung mga nakakamatay na ano invasive na bacteria. At tapos sa flu, di ba, ang dami iba-ibang strain. Mm-hmm. So, pag natapat naman sa'yo na yung nabigay sa'yo na strain, at that, kasi yung binibigay na pneumonia, na flu vaccine naman, parang ano yun eh, sinosurvey naman kung ano for this year, ganyan. Mm-hmm. So, kung na taon na hindi, at least hindi ka lalala.
Kaya pala nakikita natin sa mga doctor sa packaging ng flu vaccine, ano? Ano kalimitan, January, yung bukas ng taon, no? Tapos mag-expire na yan sa end ng taon na yun. Kasi it depends kung ano yung strain ng nung gumawa nung for the year. But does it mean na pagpatapos na yung taon, hindi na effective yung bakuna na yun, na flu vaccine, for that particular strain na nandun sa year na yun? Not necessarily, pero parang nawala na yung na naprotektahan ka sana for how many months, kasi yung flu season nga is, di ba, June, kung December, so useless na rin. I see, okay. So, basically, kaya naman preventable naman yung malalang pagkakaroon ng pneumonia. Okay, so, and of course, siguro, doktora, immune system, no, dapat lagi mataas para kaya ng katawan mo. Now, in the event na, syempre, iba-iba naman yung estado ng kalusugan ng bawat isa, no po, and bagsak ang immune system, o kaya may ibang comorbidities, naku, lalo na yung ating mga lolo. Ako kasi nagme-melt ako pag mga senior. Talagang, dyan ako tunaw. Okay. Okay, so pag sa mga ganyang mga pasyente, no, na ganong nakakatakot ang pneumonia, I mean, how serious can it get? Na, I mean, I know it can be fatal. Yeah, pero ano yung mga dadaanan pa pong iba? Basta mabigyan lang ng tamang antibiotic, mag-i-improve na yan, mawawala na yung lagnat, dapat in 24 to 48 hours, magsa-start ng bababa yung mga lagnat. Mm-hmm. Tapos yung ubo, dapat mawala na yan in mga 6 weeks. And then, tagang well na siya, in mga siguro 6 months, dapat okay na. I see. Pero yun nga, pero kung talagang uncontrolled yung mga na hindi naman natin inaasahan, pwede talagang mag-lead sa heart attack, ganyan. Kasi syempre, nako-compromise din yung puso kung mababa yung oxygenation, di ba? Kasi pag nag-inflame yung baga, kuminsan bumabagsak yung oxygen, so mag-affect. Kinukulang ang puso, hindi siya makapag-oxygen supply. Magkakaroon ng heart attack, pwedeng mag-arrest, pwedeng malagay sa mechanical ventilator. Okay, so that's another na naman na klase ng pneumonia yon. Okay, so syempre mas may secretion, diba, doktora, kapag nakakonekta sa ventilator. Pwede rin magkaroon ng ventilator-associated pneumonia, hospital-acquired pneumonia. Okay, so basically, so yun yung parang pag malala. Okay, malala po. Na. Pero, sabi nyo kanina, syempre, diba, pag nagbigay ng antibiotics, ito, doktora, gusto ko remind natin yung mga kasangbahay natin. Kasi, diba, yung iba, nagsiself-medicate, isang banda rin, diba, syempre, depende rin sa strain. Yung bacteria, okay, depende kung anong antibiotic yung tatalaban siya. Yes. Okay, so sometimes, yung iba, take lang ng take, tapos minsan, di pa nila natatapos ng days. Can you remind our kasangbahays? Mga kasangbahay, dapat magpatingin talaga sa doktor, hindi mag-self-medicate ng mga antibiotic kasi magiging prone sa resistant strain yung mga baka mas lalong mas lalala at baka kailangan ng mas malakas na antibiotic like IV antibiotic, mas mapapamahal. So dapat may guidance palagi ng doktor bago uminom ng antibiotic. Kasi para tatablan pa rin kayo yan someday, di ba? Hindi pwedeng basta-basta na lang iinom without the guidance of the doctor. Saka, syempre, minsan po, pag iba yung level of infection, minsan nagko-combine pa, di ba, doktora? Para lang mas mahabol ang pasyente. Minsan mahabol ay... Mabigay yung more common na magre-respond. Okay. Naku, doktora. Ito, alam ko na-mention na natin kanina. No? We mentioned about vaccines. Mm-mm. We also mentioned about how important that the immune system is so high, okay? Para at least kayang But ano pa yung mga ibang parang measures? Para kaya ba siyang ma-prevent, doktora, bukod dun sa na-mention? Yun nga, dapat pag may mga sakit kayo or may ubo, dapat try nyo pong mag-cough na nakatakip ng tissue, wag gamitin yung hand or yun nga yung cough etiquette na sa sleeves ng mo. Here, hindi yung pag or hindi ka magtatakip ng bibig kasi kakalat yung droplet kasi droplet transmission kasi yung pneumonia. Mm-hmm. Saka doktora, syempre pag nag-uubo, itong ginawa, tapos ibubukas mo. Hahawak mo. Lahat ang humawak doon. Diba? Oo. Naku, yan maganda. Very simple po, pero very practical reminders po para wag po natin makapagkalat ng infection. Especially, diba mami, ang kalata natin, bagsak ang immune system. Naku, correct. Kaya yung mga elderly, kawawa. Para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Still here with us is Dr. Mary Andy De Los Reyes, a pulmonologist
from Makati Medical Center. Ito, Doc, no, kanina napag-usapan na natin yung mga causes, tapos yung mga, yung klase ng pneumonia, tapos yung mga signs and symptoms. Pero ito, Doktora, paano nga po ba dinadiagnose yung pneumonia? Like, pag, kunyari, pagdating, minsan, di ba kasi sa ER na napupunta dahil minsan sa taas ng lagnat or depende kung ano yung manifestations or minsan, di ba, usually sa clinic yun din, ganyan. Pag nakita nyo pa lang yung pasyente, naku, pneumonia to. Dapat talagang kumuha tayo ng thorough na history. Mm-hmm. Yung mga background, kung saan siya nagpunta, or meron ba siyang exposure sa may mga may sakit, may kasama ba siya sa bahay na may sakit. Mm-hmm. At saka, kasama dun sa good physical examination. Kailangang i-examinin mo sila, titingnan mo kung mayroon nga, may mga crackles, mga ganyan, or i-check mo yung oxygenation. Di ba may pulse ox naman sa clinic, titingnan mo kung babagsak, or mabilis yung hinga, or kailangan mo rin mag-request ng chest x-ray para ma-correlate mo yung physical findings mo at saka history. So basically yon. So x-ray apart lang. From medical history, okay, thorough medical history, physical examination, then nagpapagawa kayo ng chest x-ray. So bukod dyan, meron pa kayong sa outpatient naman, kung kaya namang x-ray lang, kasi not necessary kung okay naman yung mga example, hindi naman talaga bagsak yung BP or hindi naman sobrang mabilis yung RR or hindi mataas yung temperature, pwede na kasing gamutin ang pneumonia sa bahay. So, hindi na kailangan magpa-sputum culture, blood culture. Yung mga ginagawa lang naman sputum culture kung talagang moderate risk na yung pneumonia, yung sobrang bumababa na yung BP or sa x-ray may makita ka ng tubig, yun yung mga ina-admit. So, doon na kami kailangang i-admit yung patient, tapos magpapa-CBC ka na, blood gas, yun. Pero x-ray is enough kung mga community-acquired pneumonia sa mga controlled naman. Pero doktora, usually, di ba, pag, kunyari, magpa-request tayo na nga for chest x-ray, tapos, do you start, do you subject the patient to antibiotics right away? Ah, yeah. Or, kasi di ba, minsan tagal bumalik yung result? Oo. Usually, nagbibigay na kami ng empiric, yung tinatawag na empiric therapy, yung more likely naman na pwede na dun sa ano. Kasi, di ba, may mga classification din sa treatment, eh, kung pang low risk ba, moderate risk. Mm-hmm. So, or kung may comorbids naman. So, may specific antibiotic naman. Kaya nga, kailangan magpatingin talaga sa doktor para yung doktor na lang yung magbibigay. At hindi nagsa-self-medicate. Yes, hindi. Okay. Yun yung pinaka-ano natin doon, tandaan. And speaking of medication, so ano yung mga treatment options for pneumonia? Usually, may macrolide, like mga azithromycin. Tapos pag, or yung iba nga, sinasabi yung amoxicillin, pero syempre, dahil sa ano, na-abuse na kasi, so hindi na masyado nagbibigay yung mga doctor ng amoxicillin. Pero sa guidelines, kasama pa rin yung amoxicillin. Usually, mga macrolides lang, like azithromycin, clarithromycin. Mm-hmm. Tapos, pag may mga comorbids, pwede na rin yung mga co-amoxiclav, ganyan, or mga fluoroquinolone. Pero usually, iniiwasan muna kung hanggat maaari, hindi gumamit ng fluoroquinolone. Kasi ginagamit rin natin yan sa mga TB eh. Kaya hanggat maaari kung makukuha naman with mga coamoxiclav, mga sultamicillin, at saka ano, mas maganda. I see. But in the event na kunyari, nabigyan na ng ano, first line and second line of treatment, tapos parang symptomatic pa rin. So, ganun pa rin, may ubo, tapos non-responders. Medyo ano yan, non-responder. So, ano pong next na level? So, i-work mo na yan yung next na. Baka kailangan ng mag-CT scan or kailangan mo na ng further work. Baka may TB ba? Mm-hmm. So, i-ano mo siya, i-test mo siya sa tuberculosis or yun yan, yung mga fungal. Kung minsan, kung hindi makapagbigay, like, ma-admit na yung patient tapos hindi pa rin gumagaling or lumalala pa yung ano, baka kailangan na mag-bronchoscopy para makakuha na ng mga maraming samples. And then, para ipapacheck niya sa laboratory kung ano ba itong mga bacteria, kung ano man yung meron dyan. Yes, or kung may anong tumubo. Tumubo para dun ide-direct ang gamutan. Yes. Dun sa nakita po na nag-grow. Okay, so nako. Pero ito, doktora, dito tayo sa lighter note. Can pneumonia go away on its own naman? Yeah, it can. Naman, usually yung mga viral naman na wawala naman. Pag mga bacterial din, yun nga, sabi ko nga, pwede namang sabay. Most naman of the people with pneumonia is, ano, nagiging well naman.
eventually. So usually, kailan natin... It depends on your immune system also. So, yun yung sana itatanong ko eh. How soon, pagka nagkaroon na may onset na ng antibiotic treatment, when you see that the patient has begun responding or has begun improving? Yeah, usually, dapat in 3 days, mawawala na yung fever or nag-improve na yung ubo. Tapos hindi naman kasi yan agad-agad, hindi ka na rin naman kailangan magpa-x-ray ng pa-x-ray. Kasi kuminsan, yung pneumonia, it will take time na mag-clear uli yung x-ray. Mga 3 weeks, ganyan. Hindi naman agad na kailangan clear na yung x-ray mo before mo siya pa-uwiin. Or... Oh, but ano, in an outpatient setting, doktora, say for example, okay, nag-improve naman. However, yeah, on the 7th day na, di ba usually 7 days natin pinako-complete, meron pa rin, but of course, it's not as bad anymore as ano, yeah, as the previous one. Yeah, baka may mga bronchitis na component. Pero papatapusin, magkatapos nun, idudugtong pa ba na, kailangan pa bang mag-antibiotic yun? Or pwedeng, sabi nyo nga kanina, it takes some time before magkaroon ng total clearance. Yeah, kailangan lang, hindi naman siya gagaling agad. Kuminsan yung cough mawawala in mga 6 weeks pa. Ah. So, or mga 4 to 6 weeks. So, basta hindi lang lumalala or hindi yung dapat pagaling na talaga. At saka kailangan mag-follow up para makita mo rin yung improvement ng pasyente. Pero hindi ibig sabihin na nandun pa yung ubo, e-extend yung antibiotic. Hindi na, okay hindi na po yun. Oo, kung 7 days, 7 days na. At nakita mo na nag-improve naman, nag-improve no? Na yung patient. Yung may mga samid-samid, okay, so huwag matakot dyan. So, then, of course, syempre, pasukan din natin ng supportive treatment like... Yes, like mga good nutrition, dapat bed rest, kailangan matulog din. And then, syempre, kung kailangan ng pang-ubo, bibigyan mo siya ng mga anti-tussive. Ganyan. Ayan, okay, nako. So basically, hindi lamang kasi, di ba, of course, antibiotics, syempre, kailangan nating bigyan ng para sa lagnat. Yes. Eh, kasi baka mami mag-convulsion naman, lalo na kung bata, hindi po pa. Ayan, and then, saka doktora, ito, gusto ko lang i-emphasize, no? Kasi, marami mga bata, tinatanong sa akin ng mga ibang nanay, bakit gano'n, hindi naman nawawala ang lagnat. Hindi, ang ano po, usually, di ba, it has to be computed yung weight nila. Kasi nangyayari, kunyari, ang huling check-up ay nung maliit pa. Uh-oh. Tapos, medyo may kalakihan ang anak. Siyempre, hindi na yun yung ano. Yung weight. Yung weight nung bata. So, nag-a-adjust din po yung dosing. Kaya maganda po, naku, mabisita natin yung mga doktor. Lalo na kung yung mga pediatricians. O, kasi sila po yung mahusay sa pag-compute. At saka mas may iba rin presentation kung minsan yung mga pagsa bata. Kaya iba rin yung adult tsaka ped. Tsaka mas na-assess kasi ang bata, baka mamaya hindi lamang pneumonia ang problema. Mm-mm. Meron palang may ibang problem. May makikita pa, may iba pang problem. Nako, doktora. So with that, doktora, baka meron po kayong mga final words para sa ating mga viewers. Ang ano ko lang sa mga kasambahay ay talagang kailangan natin, pag may mga ubo sipon, ay kailangan i-practice natin yung respiratory hygiene, like yun nga, pagtatakip ng na using tissue, huwag kamay, at huwag hawak ng using the hand, tapos kailangan mag-hand washing. At kung kaya namang mag-visit sa doktor kung may mga sipon o nagsa-start na yung mga ubo, lagnat, huwag nang mag-inom ng basta-basta ng antibiotic. I see. Thank you very much, Doctora. And baka meron kayong gustong batiin. And you might want to invite our viewers to please visit you here at Makati Medical Center. Yeah. Kung visit tayo dito sa Makati Med. Kung may mga pulmonologist or mga doctor naman na mag-asikaso sa inyo kung kailangan nyo kung may mga problema sa mga paghinga or pag-ubo. Thank you once again, Dr. Mary Andy De Los Reyes, a pulmonologist from Makati Medical Center. Naku mga kasambahay, atin namang pag-usapan ngayon ang isang mahalagang issue ukol po sa kalusugan ng ating mga anak. Paano nga ba natin maaaring malaman kung ang ating anak ay may pneumonia na? Naku, pag-usapan po natin yan dito lamang sa Baby Talk. Magandang umaga mga kasambahay, I am Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician for today. 740,180. Ito ang bilang ng mga batang namatay dahil sa pneumonia noong taong 2019 lamang sa buong mundo. Kaya naman itinuturing na hindi biro ang pagkakaroon ng sakit na ito. Kaya naman ating alamin kung saan nga ba nanggagaling ang sakit na pneumonia at kung paano ito maiiwasan, lalo na sa mga bata. So, let's start now!
Ang pneumonia ay isang uri ng respiratory infection that affects the lungs or yung ating mga baga. It can affect one or both lungs. Kapag ang bata ay may pneumonia, ang mga air sacs sa baga ay napupuno ng fluid or nana at hindi nakakapasok ng mabuti ang hangin. Dahil dito, nahihirapan ang bata sa paghinga at nababawasan ng oxygen na dumadaloy sa kanyang baga at sa buong katawan. Ang pneumonia ay nakukuha kapag ang bata ay nakalanghap ng mga air droplets na ibinubuga sa hangin ng isang pasyente na may infection nung siya ay umubo o bumahing. Karamihan sa cases ng pneumonia ay dahil sa virus, bacteria or fungi. Depende ito sa edad ng bata. Madaming bacteria ang nagkukos ng pneumonia. Ngunit, ang pinaka-common ay ang Streptococcus pneumoniae at ang Haemophilus influenza type B. Ngunit, nariyan din ang Group B Streptococcus, Staphylococcus aureus at Mycoplasma pneumoniae. Pagdating naman sa virus, kananiwa na nagkukos ng pneumonia ay ang Respiratory Syncytial Virus, gayon din ang Parainfluenza Virus, Influenza Virus at Adenovirus. Karamihan sa mga malulusog na bata, nalalabanan nila ang pneumonia. Ngunit, may mga bata na mahina ang resistensya nila at sila ay mas mataas ang risk na mag-develop ng malala na pneumonia. Pwede rin kumalat ang pneumonia sa dugo at mag-cause ng severe infection sa mga bata. Ang karaniwan sa mga symptoms ng pneumonia ay ang cough na may plema, pwedeng meron or walang lagnat ang pneumonia, hirap sa paghinga ang bata, mabilis ang paghinga, nagsusuka or may diarrhea, walang appetite or nanghihina. Paano nga ba natin mape-prevent ang pneumonia in children? Ang bakuna laban sa pneumonia ang isa sa pinaka-effective na paraan upang maiwasan ang sakit na pneumonia. Ang baby 2 months and above ay pwede mabigyan ng pneumococcal vaccine, 3 doses bago mag 1 year old at isang booster dose after 1 year old. Other ways to prevent pneumonia ay ang pag-iwas sa ibang mga tao na may mga ubo at sipon, umiwas din sa matataong lugar at laging magtakip ng bibig at ilong kung may umuubo at bumabahing. Ang pneumonia ay ginagamot base sa cause. Kung bacteria ang cause ng pneumonia, ang bata ay binibigyan ng antibiotics. Ang viral pneumonia naman, gumagaling sila kahit walang antibiotics. Kailangan din ng may pneumonia ang pahinga, uminom ng maraming tubig at mabigyan ng gamot para sa ubo at sipon. Ang malala na pneumonia naman ay kinakailangan ng IV fluids at antibiotics, ganun din ang oxygen at iba pang mga treatment para guminhawa ang kanyang paghinga. Tandaan po natin, ang pneumonia ay hindi nakukuha sa pagtutok sa electric fan, pagpapaulan at kapag natuyuan ng pawis. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang pneumonia ay nakukuha kapag nakalanghap at pumasok sa ilong at lalamunan ang bacteria o virus at nag-cause ng infection sa lungs ng mga bata. And that's it mga kasangbahay. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito. And always consult your pediatrician for your baby's health. Thank you for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Florcruz Dacanay. You can contact me through the following: Facebook, Dr. Katrina Florcruz, YouTube, Dr. Katrina Florcruz, Instagram, and TikTok, katrinamd.ph. See you everyone in the next episode. Inaasahan po namin, mga kasambahay, na mayroon kayong natutunan sa ating mga tinalakay ngayon. Naku, pagdating po sa kalusugan, hindi po natin dapat itong baliwalain. Tandaan, mahalaga ang ating immune system bilang depensa laban sa iba't ibang uri ng sakit. At sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, naku, lalo na sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you, mga kasambahay. And with that, we conclude today's enlightening episode. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. When we say allergic rhinitis, it's actually symptomatic inflammation of the nose after exposure to a certain environmental allergens. At yan po mga kasangbahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support.
And I would like to greet BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, at syempre ang ating Kuya Daniel Razon, na wala pong sawang sumusuporta sa mga adikaing public service. May God always protect you and grant you a healthy life. And syempre, hi sa aking kambal, kay Iyo Iya, hi din kay EJ, and kay Doc Aline. Syempre sa mga pasyente po natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And Nanay and Tatay, I love and miss you both. At sa ating pong mga kasambahin, ako maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sarah Barba Cabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang araw at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sarah Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City, you may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at Grand Floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0928-878-5911, and 2nd Floor Aliu Complex, MacArthur Highway, Calvario, Macahuayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Galayan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindesin Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, Healthy Nom Nom Food, Weirly Dough,